Magandang araw at Church of God, City of Makati. And together we will worship the Lord kahit nasaan man po tayo. And together, let's pray. Father, sa araw na ito, ikaw lamang ang aming papupulihan. Ikaw lamang ang aming sasamin. For you are worthy, Panginoon. We are right now, Lord God, in our own houses. But no one will stop us. No circumstance will stop us in praising your holy name. For you are worthy of our praise. We honor you, Father. We bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Can we sing for the Lord this morning? Open up your heart and give him praise. Lift your holy hands unashamed in the sanctuary. Gotta open up your mouth and give him praise. Open up your heart and give him praise. Lift your holy hands unashamed in the sanctuary. Gotta open up your mouth and give him praise. Open up your heart and give him praise. Lift your holy hands unashamed in the sanctuary. He's worthy. Exalted, he's high and lifted up. Sing, sing unto the Lord. Open up your hearts, make a joyful noise in the sanctuary. Sing, sing unto the Lord. Lavish him with love. Let the praises ring in the sanctuary. Sing. To the Lord, open up their hearts, make a joyful noise in the sanctuary. Sing, sing unto the Lord, lavish him in love, let the praises ring in the sanctuary. Sing, hallelujah! We praise you, God, we praise you! Father, we praise you for you are good and your love endures forever. Hallelujah. We sing. Whoa, the King broke chains of me. Your love has set me free. Now all I can do is dance. Oh.
are redeemed, set free, forgiven. We are the chosen, we are the living. We are redeemed, set free, forgiven. So if you love us, sing, sing. Oh, praise you, Lord, I praise you, Lord, for you are good. You are good. Forever we will dance and sing, for you are good. You are good. Hallelujah. We declare that you are good. We praise you, God, and we sing. Whoa, your love has rescued me. Now I live in victory. Now all I can do is dance. We declare we are redeemed, set free, forgiven. We are the chosen, we are the living. We are redeemed, set free, forgiven. So if you love him, say, say. Oh, praise you, Lord, I praise you, Lord, for you are good. You are good. Forever we will dance and sing, for you are good. You are good. Praise you, Lord, I praise you, Lord, for you are good. You are good. Forever we will dance and sing, for you are good. You are good. Hallelujah. Give praise to Father. And we believe. Whom the sun sets free is free indeed. Whom the sun sets free has liberty. Your love has taken chains of me. Church, can we declare? Whom the sun sets free is free indeed. Whom the sun sets free has liberty. Your love has taken chains of me. I thank you, Lord, for you are good. You are good. Forever we will dance and sing, for you are good. You are good. Praise you, Lord, I praise you, Lord, for you are good. You are good. Forever we will dance and sing, for you are good. You are good. We praise you, God, and we declare, you are good. We shout, you are good. Oh, yes, oh, God, you are good. Lift your name, lift your name.
above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name. Glorious, matchless in every way.
sing hallelujah. The name above all names. You're worthy of our praise. We praise your name, oh God. You're worthy, Lord. You're worthy, Lord. Father, para sa araw nito, ikaw lamang ang aming itinataas. Ikaw lamang ang aming pinupuri. We raise our hallelujahs to you, for you are worthy. Worthy of our praise, worthy of our worship. At sa araw nito, Panginoon, kami man po ay magkakahiwalay at nasa kanya-kanyang bahay, Panginoon. But we believe that you are there. You are with us. Ngayon, sa oras na ito, Panginoon, we acknowledge your presence. And Lord, patuloy niyo pong buksan ang aming mga puso. Patuloy niyo pong buksan ang aming mga isip sa iyong presensya, sa iyong salita. Allow us to fully understand, to fully grasp your message para sa amin sa araw na ito. Father, we commit to you everything. Our God, we lift you up, we give you all the glory, the honor, and the praises. And we pray all these things in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Magandang buhay! Dalangin ko ang patuloy na pagpapala ng kalakasan at pag-iingat ng ating Diyos na buhay. Hallelujah! Tayo daw po ay nasa season 2 ng pandemic na ito. Pero praise God, dahil patuloy pa rin tayong iniingatan ng Panginoon by the grace of God. Sa nakalipas na 2 buwan, ang FB po has been flooded with many stories of yung mga pumanaw na mga kamag-anak o kaya mga kapatiran. Parang sunod-sunod po, ano? Kaya sobrang nakakalungkot at nakakapagod. At dahil dyan, napakaraming tao, dahil sa senaryo na yan, napakadaming tao ang gusto na agad mag-give up, umaayaw na agad dahil very challenging ang kanilang kinakaharap o kaharap sa kasalukuyan. Umaayaw na kasi nga challenging. Kung ikaw ay nasa verge of throwing in your towel, sandali lang, wait lang. Your strength, your new strength is coming. Your second wind is coming. Panoorin po natin ang video na ito. You know why most people never reach anywhere, even remotely close, to their potential? You want to know why most people never achieve their goals? You want to know why most people never become someone they are proud of? The number one reason: they give up far too soon. They might have been 3 feet from gold, just like Napoleon Hill's famous story, but they threw in the spade and gave up. Meanwhile, someone else comes along. Someone with staying power. Someone with a plan. Someone willing to put in a little extra effort. And they dig a little deeper to claim that goal. Most people quit far too soon. If you hang in there, your second wind will come. The definition of a second wind: a new strength or energy to continue something that is a challenge. You have to wait for your second wind to kick in. Develop some staying power. Keep going. Keep plugging away. And I guarantee new strength and new energy will absolutely come to you. All that struggle will be part of your story, not your misery. Athletes know this. When you start a run, a game, any type of physical activity or competition, sometimes it's a struggle early on. Physically, it seems too hard, right? And that is when most people stop. The very moment it gets hard, winners keep going. They know the second wind is coming. Even if they feel like hell, they know if they just stay in the game, if they just keep going, the second wind will come. They might have to slow down. They might not be going all out, but they do not quit. They stick it out, and they outlast their competition. Most of the time, the competition is you. It's your winning mind versus your quitting mind. Feed your winning mind with belief. You have to wait for your second win to kick in.
keep going. Keep plugging away, and I guarantee new strength and new energy will absolutely come to you. All that struggle will be part of your story, not your misery. Don't let all that effort go to waste. Dig deeper. Hang in there. Your second wind is coming. The second wind of insight, inspiration, effort, desire, and fire in your heart to make this happen. You know most people will quit. I know you don't want to be part of that statistic. Keep going. You may be closer than you think. The second wind is coming. Hang in there. New strength is coming. Keep fighting. New energy is coming. Keep believing. Stay in the fight. Then win the war. Amen. Stay in the fight. Do not give up. New strength is coming. Hallelujah. A new strength. Ano bang ibig sabihin nung sinasabi dyan sa video, second wind? Ang ibig sabihin, a new strength or energy to continue something that is challenging. Ngayon pong pandemic, we are learning two things. Una, we are learning something about ourselves. It can be negative or positive. It is revealing what is in our heart. The second thing is we are learning something about God. That He is indeed gracious, that He is actively present, that He is faithful, and that He works all things together for our good. Sabi po sa Isaiah 40 verses 28 to 31, sabi doon, have you not known, have you not heard, the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, does not faint or grow weary. There is no searching of His understanding. He gives power to the faint and weary, and to him who has no might, He increases strength, causing it to multiply and making it to abound. Even youths shall faint and be weary, and selected young men shall feebly stumble and fall, exhausted. But those who wait for the Lord, who expect, look for, and hope in Him, shall change and renew their strength and power. They shall lift their wings and mount up close to God as eagles, mount up to the sun. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint or become tired. Shall we pray? Dear Heavenly Father, we acknowledge you today. We are grateful for another day. We are grateful that we get to go to church even online. We thank you, Father, for your presence over every homes, over every family and individual watching right now. We glorify you, Abba Father, in the name of Jesus. Amen. Kumusta ka po ngayon? Do you feel tired, stressed out, or depressed? Meron akong magandang balita para sa iyo mula sa salita ng Panginoon. He can renew your strength. He is able to give you that second wind. Ano-ano nga ba yung sources ng new strength mula sa Panginoon? Madami yan. Pero let me share with you three things. Unang source of new strength is, number one, God's presence. The Lord is with you. He is with you. Alam ko na alam mo na ito. But let me remind you. Kasi minsan, we get to forget na He is present with you. Para bang umaakto tayo na wala ang Panginoon. Well, kapatid, gusto kong sabihin sa iyo that the Lord is with you. Ano ba kapag sinabi na God is with you? Ano bang ibig sabihin nito? Isa sa mga pangalan ng Panginoon ay Jehovah Shammah. Ang ibig sabihin ng pangalan niya, I am the ever-present one, or God's abiding presence, or the Lord is there, the Lord is here. Alam din natin na ang Diyos ay omnipresent, so lagi siyang nasa lahat ng dako. Isa ito sa mga attributes ng ating Panginoon. Kaya nga sa Psalms 139, verses 7 to 12, sabi ni David, there is no way to get away from God. He is everywhere, no matter where you go. Kapatid, kaibigan, sumasayo ang Diyos. Kailan? Kapag sagana ka lang? Kapag malusog? Hindi. He is with you even in times of loneliness. Alam mo, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay nandyan
even sa time na parang ang lungkot-lungkot mo. Sabi nga sa Hebrews 13:5, "For He, God Himself, has said, I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. I will not, I will not, I will not in any degree leave you helpless, nor forsake you, nor let you down, relax my hold on you, assuredly not." Tingnan mo, amazing, di po ba? Paulit-ulit na, I will not, I will not, I will not. Hindi kita iiwan ng helpless, forsaken, o I will let you down, o i-relax yung hawak sa'yo. Ganun ka present itong Diyos na to. Hallelujah. So be reminded of that today, na God is present. He will not let you down. Maging sa Matthew, alam niyo yung aklat ng Matthew, yung simulang-simula niya, sa verse 23, sabi doon, ang pangalan daw ng anak ng Diyos na ipapangalan nila is Emmanuel. Ang ibig sabihin, God with us. At doon sa last chapter, sa chapter 28, sa verse 20, ang ganda din, sinasabi na naman na He is with us. I am with you always, even to the end of the age. Isn't that amazing? Na kahit na po, noon pa, ilang libong taon na ang nakalipas, sinabi na to ng Panginoon na, I will be with you even to the end of the age. And even now, 2021, this very moment, yung season na to ng buhay natin, kapatid, pangako ng Panginoon, I am with you even to the end of the age. Nasaan ka mang lugar ng Pilipinas, ng ibang bansa na nanonood ka ngayon ng online na to, gusto kong sabihin sa'yo, the Lord is with you in that place. So, dun lang ba pagka lonely, even the Lord is with you even in the valley. Ano ba yung valley? Ito yung mga low points sa ating mga buhay. Low points sa ating mga buhay. May moments kasi na hindi laging high moments. Di po ba? Hindi laging high ang masaya, hindi laging masaya. May moments na malungkot tayo o very low tayo. Pero still be thankful with the low moments kasi ibig sabihin, buhay ka pa. Hallelujah. And when we get to know that low moments, please be reminded that there is a God who understands. Kapag nandun ka sa low moments ng buhay mo, may isang Diyos na understands. Sabi sa Hebrews 4:15, "For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities." So affirmative, sabi doon, we have a high priest that can be touched with the feeling of our infirmities. Meron doon tayong sasardote na nakakaunawa ng ating nararamdaman. So ano man yung nararamdaman mo ngayon, kaibigan, kapatid, naiintindihan niya ng ating Panginoon. May isang bata, umuwi na siya galing sa school, at napansin ng mami niya, malungkot ang batang ito. Tinanong siya, "Bakit malungkot ka, anak?" Kasi mami, yung kaibigan ko na si Billy, absent siya sa loob ng 3 araw. Kanina lang siya ulit pumasok, at nalaman namin na namatay yung daddy niya. At habang kinukwento niya ito, mami, umiyak siya. Nilagay niya yung ulo niya sa desk at umiyak siya ng umiyak. Tinanong siya ng mami niya, anong ginawa mo? Ang sagot ng bata, "I didn't know what to do. So I just laid my head on my desk and cried." Alam mo mga kapatid, kaibigan, ganyan din ang Panginoon. Ano man yung pinagdadaanan natin, nandyan siya. He is touched with the feelings of our infirmities, with the feelings of our weaknesses, of our pain. He understands, He knows the feelings. Sabi nga sa John 11:35, makikita natin dito, ang verse na yung pinakamaiksi daw yan na verse, ang bilis lang yan, i-memorize, Jesus wept. Makikita natin dito, nag-umiyak si Jesus kasi namatay yung kaibigan niyang si Lazarus. Alam naman ng Panginoon na i-raise up niya si Lazarus. Pero naramdaman niya yung pain. Naramdaman niya yung hurt of losing a dear friend. So, andyan ang Panginoon even in your low moments. Even in your valley. He understands what you are going through. Know that you are not alone. He is able to give you renewed strength. Kapatid, God is with you.
Hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Panginoon. Hallelujah. Pangalawang source of new strength is God's protection. Knowing that God got you covered infuses strength in our being. Kapag alam mong meron kang covering, mapapalakas ka niyan. Sa panahon ngayon, medyo nakakalabas tayo ng may tapang kapag meron tayong face shield o kaya face mask, no? Sige, go tayo ng go. Pero minsan, naranasan mo na ba yun na nakalabas ka, medyo malayo-layo ka na sa bahay mo, nakikita mo na, wala ka palang face mask o face shield. Di ba, parang natataranta ka? Naranasan ko kasi yun, takbo agad ako pabalik sa bahay. Medyo nakakapanik, di po ba? Sabi sa Psalms 3 verses 2 to 4, many are they who say of me, there is no help for him in God. Selah. But you, O Lord, are a shield for me, my glory and the one who lifts my head. I cried to the Lord with my voice, and He heard me from His holy hill. Selah. Alam nyo, yung insight na nakuha ko sa verse na ito, madalas, dahil sa mga challenges that we face, nakauk-uk tayo. Alam nyo, nakauk-uk, yung nakaganon tayo. Nagtatago, wala nang ginagawa, give up na, discouraged na, bagsak na yung balikat, lupaypay, nakalugmok na yung ulo. Alam nyo, yung mukhang talunan na. Ang hirap lumaban kapag sa baba yung tingin mo. Ang hirap lumaban kapag hindi mo nakikita yung kalaban. Pero gusto kong sabihin ngayon sa iyo, kapatid, in Jesus' name, that the Lord is our shield, that He is our glory and the lifter of our head. Hallelujah. And when He lifts your head, when He lifts our head, we are able to see better. No po? We are able to pray better. When your head is lifted up, you're able to carry your crown well. Anak ako ng Diyos. Iingatan niya ako. Hindi ko man nakikita ang kalaban. God is my shield. Hallelujah. When your head is lifted up, you're able to carry your calling. Naglilingkod ako sa Diyos. May pinapagawa pa ang Diyos sa buhay ko. Kaya bibigyan niya ako ng bagong kalakasan. Amen? Kapag alam natin na tayo iniingatan ng Panginoon, a new strength is infused in our being. Hallelujah. Sabi sa Psalms 5 verse 12, for you bless the righteous, O Lord. You cover them with favor as with a shield. Sa ibang salin, your glory surround them like that of a shield. Hallelujah. So ang Panginoon, ahead of us, He is our guide. Behind us, He is our guard. Under us, He is our everlasting. He is the everlasting arms. And above us, when we lift our eyes above, He is present with us in the cloud of glory. Si Frederick Nolan po, isa siyang writer at isang missionary. Nag-mission siya sa North America, Africa, rather. Sa kanyang paglilingkod doon, naabutan siya ng isang matinding persecution na ang mga Kristiyano, tinutugis, pinapatay nila. So, isang araw, sila ay, they were running for their lives and sa kanilang pagtakbo, meron silang nakakita siya ng isang kuweba. At ang ginawa niya, nagtago po siya doon at hinihintay na lang niya na darating yung mga tumutugis sa kanya. Alam niya, mahuhuli siya, papatayin siya, kagaya ng mga ibang Christians. And as he sat there waiting, he saw a small spider weaving a web across the mouth of the cave and eventually covered the whole mouth of the cave. He sat there fascinated. Then, yung mga tumutugis sa kanila dumating. At nung nakita yung mga kuweba, isa-isang pinasok yung mga kuweba. At nung palapit na dun sa kuweba kung nasaan siya, sabi ng leader, teka lang, mukhang wala yan dyan. Kasi tingnan nyo, may spider's web. Spider's web, sabi ng leader, no? So, iniwanan yung kuweba na yun kung nasaan siya at siya ay nakaligtas. Sabi niya in one of his books, with God, a spider's web is like a wall. Without God,
A wall is like a spider's web. Amazing. Isa pang strength, the source of strength that we can have mula sa Panginoon is God's potential inside. Ano ba yung potential? It means capable of being or becoming. From the Latin potentia, which means power, might, force. Sabi sa 1 John 4:4, sabi diyan, greater is he that is in you. No po, merong kapangyarihan na masigit pa na nasa mundo na nasa atin. Bakit gusto ko isama ang point na ito? Kasi na-realize ko na sa duration ng pandemic na ito, madami sa ating mga kapatiran ang parabang nakalimot kung anong meron sila sa kaloob-looban nila. Madami akong nakitang nanghina, nanlamig, tumalikod, umayaw, lumayo, nagwalwal. Nakakalungkod po, di ba? Masisense mo na nawala yung apoy. Maging yung mga nariyan na nananatili, medyo aandap-andap yung apoy. Kulang yung oil sa kanilang mga lamp. I understand that we are indeed in a trying time. A difficult, depressing time. Pero hindi ito excuse para magpakalugmok na din tayo. We have to be reminded that we have the Holy Spirit inside us. We have to be reminded of who we were and who we are now. Sabi sa 1 Corinthians 6, verse 9 to 11, don't you realize that those who do wrong will not inherit the kingdom of God? Don't fool yourselves. Those who indulge in sexual sin or who worship idols or commit adultery or are male prostitutes or practice homosexuality or are thieves or greedy people or drunkards or abusive or cheat people, none of this will inherit the kingdom of God. Some of you were once like that, but you were cleansed. You were made holy. You were made right with God by calling on the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Gusto kong i-emphasize siyang verse 11. Some of you were once like that. Yung iba sa inyo, ganun yung binention sa verse 9 to 10. But you were cleansed, you were made holy, you were made right with God by calling on the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. Gusto kong ipakita ang larawang ito. Yan po yung picture namin nung nakaraang meeting ng mga workers. Ito tayo ngayon. Tayong mga manggagawa ng Panginoon, we have to be reminded that we are already cleansed. We are made holy. That we are made right with God. Kayo yung mga few na nanatili at patuloy na pinapalakas ng ating Panginoon. Hindi tayo perfect, pero tayo ay work in progress. Iningatan ng Panginoon, ginagabayan ng Panginoon. Kayo naman na nakakilala na sa Panginoon, anong ginagawa mo ngayon? Isang paalala ito, baka kasi nakalimutan mo na, alam ng Diyos ang puso mo at lahat ng iyong nararamdaman. Sa lahat ng iyong pinagdadaanan, kasama mo siya. Yung mga oras na nasasaktan at umiiyak ka, hindi ka noon nag-iisa. Buhat-buhat ka ng Panginoon. Akala mo lang wala siya. Sa mga oras na yon, yakap ka niya. Alam niya lahat at meron siyang pakialam sa iyo. Matatapos din ang lahat ng mga kadiliman at kabiguang ito. Hindi man bumalik sa dati o normal ang lahat, mas maganda naman ang ipapalit ng Panginoong Diyos sa mga ito. Amen po ba doon? So be reminded of the potential in you. Be reminded of what is in you. Magpakalakas ka, may panibagong lakas sa Panginoon. Bawat isa sa atin meron pong potensyal. Bakit ka ba pinagpapala ng Diyos? Bakit kanya sinasamahan at pinoproteksyonan?
Kasi mahal ka ng Panginoon. Kasi hindi pa siya tapos sa buhay mo. Kasi may mission ka pa. Kaya kahit ano pang i-allow ng kaaway ng Diyos at gawin ng kaaway sa iyo, saktan ka man, pero hindi ka kayang kitilin dahil merong plano ang Panginoon sa buhay mo. Sabi nga ulit dun sa Isaiah 40 verse 31, "But those who wait for the Lord, who expect, look for, and hope in Him, shall change and renew their strength and power. They shall lift their wings and mount up close to God as eagles mount up to the sun. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint or become tired." Makakaya natin. Bibigyan tayo ng bagong kalakasan ng ating Panginoon. Manatili tayo sa Kanya. Manatili tayo sa ating Diyos. Merong potential, napakalaking, "Greater is He that is in you, in us, than He that is in the world." Yun po yung gusto kong i-remind sa inyo, mga kapatid. Bago po tayo mag-close in prayer, gusto ko po kayong bigyan ng ample time to pray individually there in your homes. Kausapin po natin si God. Alam niya po yung kalagayan ng puso natin, ng buhay natin. Nasa ang moment tayo ngayon? Alam po yan ng Panginoon. And He is willing to infuse strength into our being right now. Can you take a moment, 2 minutes na binibigay lagi ni Pastor Arnold? Let's make use of that time and let us pray. Thank you, Jesus. Aming Ama, nakikita mo po kami sa oras na ito. Nakikita mo po ang lupaypay naming mga pakpak, ang pagod naming mga paa, ang sugatan naming mga puso at damdamin, ang magulong isip na puno ng takot at pangamba. Sa umagang ito, aming Ama, hinihiling namin sa pangalan ni Jesus, iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay at muli mo kaming palakasin. Tulungan mo po kami, kahabagan mo po kami, biyayaan mo po kami ng panibagong lakas sa pagharap namin sa hamon na ito ng buhay. Patnubayan mo po kami, ibalik mo kami patungo sa iyo at pagalingin mo kami sa pangalan ni Jesus. Basbasan mo po ng kagalingan ang mga kapatid at kaibigan namin na nangangailangan ng iyong kagalingan. Sila, Panginoon, na nasa higaan ng karamdaman. Sila, Panginoon, na nasa ospital. Sila, Panginoon, O God, na nangangailangan ng oxygen, Panginoon, Lord God. Sa oras na ito, as they call on your name, God, would you just stretch forth your healing hand and provide strength. Breathe life, Lord. Breathe fresh air of healing in their lungs, Lord. Breathe life. Breathe new strength, Panginoon. In Jesus' name, sa iyong mga anak, sa iyo, sa mga taong ito natatawag at tumatawag sa iyo, Panginoon. Hindi ka, Lord God, nagtatanghi, Panginoon. Ang presence mo, ang protection mo, at yung potential mo na sa amin na yung mga anak, O God. Salamat sa iyo, Panginoon, sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. In Jesus' name, we pray. Amen. And amen. Salamat po sa Panginoon. Pwede niyo po bang extend ang inyong kanang kamay? Tayo po mag-pray. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa araw na ito. Patuloy po tayong ingatan at gabayan ng ating Diyos. Shalom!